Good morning, guys. And today, nakabalik na kami sa house after ng celebrations ng Father's Day. So, let's try yung product na binigay sa atin ni Jenny and Co. Let's start with nasa bano ngayon ang kanila Luminescence Tomato Facial Wash. Samahan nyo ako mag-wash and tignan natin kung ano eksena natin dito. Basa ho na lang. Okay. Then, konting amount. Uy, kulay pink. Para talagang tomato. Then, scrub natin sa mukha. Uy, bango ha. Hindi siya may kamatis. At ang sarap. At ang sarap. Ay, sarap. Ay, iwas lang sa mata. Sorry, Lamos. Actually, maganda siya. Alpha Fresh. Huwag lang tamaan yung mata. Pero tamaan ko na. Ooh, so, let's wash. Let's wash time. So, ayan na. Pasensya nyo na, ay ba ko diyan talaga yan. Okay. Tingnan nga natin. Uy! Actually, masarap siya. Hindi greasy and babango. Nasa fresh sa umaga. So, okay siya. Okay siya pang facial wash pang morning. Pagkagising sa umaga para fresh ang feeling. Then, let's have this Skinny Brew Wellness Creamy Coffee nila. So, bukas na siya. And, nagtimpla na ako kanina. And, let's go. Tignan natin yung last taste. So, ayun na gagis. While I'm having my Skinny Brew Wellness from Jenny and Co., I have something to tell you about our experience in Lime Resort. Well, actually, since first time naman namin maka-experience kay Lime, syempre sobrang excited kasi sa mga photos nila, maganda yung pool. Yung pool area ha, kasi facing the Manila Bay siya. So, kita-kita mo yung buong Manila Bay, part ng MOA and other side ng Sofitel area. So, medyo hindi lang okay yung pagdating mo kasi doon, kailangan mo kumuha ng car pass. Tapos, kailangan mo umakit sa second floor para kumuha doon, tapos bababa ka na naman. On our experience, syempre, daming taong nag-check-in. So, malamang, mag-stay ka ng matagal dun sa labas, sa may pinakaharapan. Tapos, hihintayin yung kasama mo na dumating na kasama yung car pass. So, syempre, matagal, maraming dumarating na kotse na bumababa din. Tapos, lalapitan ka ng guard, sir, bawal po mag-park dito.
Asan ka? Sabi ko, so sabi ko, saan po kami magpa-park? Kumukuha pa nga lang po kami ng car pass. Ay, sir, kasi po bawal dito. Confused ako. So, ang ginawa ko, nag-turn around ako, tapos sinintay ko muna lumabas mga nasa likod kasi nagbababaan. So, umikot ako. Tapos, naganap ako ng parking na medyo na malapit doon. Which is, may nakita ko sa gilid lang din ng building. Right after that, tinanong ako, sir, saan po kayo? Sabi ko sa line, pwede po ba mag-park dito? Sabi niya, sir, kailangan niyo po lang kumuha ng car pass. Sabi ko, kumuha na po kami ng car pass. Eh, nasaan po yung car pass niyo? Kinukuha pa lang po, sir. Ay, sir, kailangan po ng car pass bago kayo makapasok. Sabi ko, kumukuha pa nga po, sir. Sabi, doon muna ula sa may entrance. Sabi ko, sir, pinaalis nga po kami doon, kaya nga po ako umalis dito. So, ang tanong ko po, pwede po bang mag-park dito habang hinihintay namin yung car pass? Sabi niya, ay ganun po ba? O sige sir, park na lang po kayo doon. So, ayun na nga, nag-park na. Kasi umakit na kami ng second floor. Tapos medyo matagal pa kasi sobrang daming tao. Then, nakuha na namin yung car pass. Then, saka kami nakaakit sa taas. Ang akin lang, parang, bakit hindi mo muna pag-park yung mga guest mo bago mo hanapan ng car pass? Kasi, hassle eh, akit baba. Tapos, hindi pa alam kung saan magpa-park yung naka-check-in guest. Eh, hindi naman kami walk-in. So, di okay na. Okay naman yung room, okay naman yung lahat ng ano. So, from 2 p.m., halos isang oras kami nasa baba. So, mga 3:30, umakit kami sa pool deck sa taas para mag-snack bar at the same time, check namin yung view. So, nakita mo na namin yung view. Maganda, exciting, and maraming na tao maliligo. So, since 2 o'clock, mga 3 na kami nakarating, nagutom kami. So, order kami sa snack bar. So, order. Tapos, sinabihan kami ng mga, sir, baka yung order nyo dumating ng mga 30 to 40 minutes. Baka lang naman po. Pero kung magagawa po na mas maaga, okay lang. Sabi namin, oh, sige, go. Tapos, siguro mga pangatlong pamilya kami doon na nakaupo. Tapos wala pa rin yung pagkain. E di nagugutom na kami. Sabi namin, paligo na ba natin si Cedric or kakain muna tayo? Or sabi ko, hintay muna natin pagkain kasi pagka naligo na naman, hindi mahirap ang pakainin. So naghintay. Maya-maya, lumapit yung waiter. Sir, sorry po, yung order niyo po na carbonara, it's not available now. Sabi ko, ala, kuya, halos 30 minutes na. So, sabi ko, sige, okay lang. O, di hanap ako na another food. So, ibig sabihin, pag umorder uli ako ngayon, another 30 to 40 minutes na naman yung ihihintayin ko. So, yung kaka-consume namin ng mga 30 to 40 minutes na umabas na alas 2 hours. So, dumating naman yung pagkain, yung order ni partner. Saka pagkain ni Cedric. Pero yung order ko, naghihintay pa ako kasi nga, sabi, 30 to 40 minutes na naman uli. Sabi ko, na ba yan? O, sige, given. So, hintay. Kasi nabutan na kami ng malakas na ulan dun sa snack bar na yon. So, okay lang. Tapos, tanong uli ako after 30 minutes, sir, nagawa po ba yung pagkain ko, yung order ko? Sabi niya, ay, opo sir, nagawa na po, parating na po. So, mga ilang minutes, mga ilang oras, kasi halos magdi-dinner time na, mag-aalas 5, na wala pa rin yung pasta ko. Sabi niya, sir, pasensya na po ah. Ito yung dahilan ah. Kasi po yung mabagal po kasi yung elevator. And hindi po namin makontrol kagad yung order na ano. Kasi during that time, may lunch buffet kasi dun sa baba. So, busy lahat siguro ng tao. So, pag may order sa taas, hindi maasikaso sa baba. So, 30 to 40 minutes talaga ihihintayin. So, sabi ko, oh my God. Eh, di anong gagawin ko sa pasta? So, maya-maya dumating na rin pasta. Sabi ko, oh kuya, anong gagawin ko dito? Eh, di pababa na kami. Magdi-dinner na kami. Sabi ko, sir, take out mo na lang. So, okay lang naman. Medyo nabwisit lang. Hindi nabwisit. Parang, yun nga yung service niya. Bakit magkakaroon ng snack bar sa taas kung wala naman palang kitchen na pwede mag-serve ng mga pagkain na i-order. Tapos, sa baba pa. Tapos, yung elevator nga, sobrang bagal. Siguro, in every floor, magko-consume ka ng mga 1 to 2 minutes bago ka makarating sa kada floor. So, ganun siya kabagal. So, reason nga nung waiter,
yun nga, mabagal po yung elevator. Kaya yung pagkain, parang baba. Tapos marami pang guest. So, pag ganyan, ganyan. So, understand. Sabi ko, sige, okay lang, kuya. Nag-apologize naman si kuya. Aww. Sabi ko, okay lang, kuya, pero nakakaano lang yung first impression services. Service kasi, na ganun kabagal, na inabot ng halos magte-3 hours yung pasta lang. Ang dahil lang sa hindi pala available yung in-offer nyo. Tapos, another 30 to 40 minutes na naman yung i-wait ng customer para makuha yung pagkain. So, yun lang. Medyo na ano lang ako doon. Pero yung mga staff tsaka yung mga guard in everywhere, napaka polite nila and very accommodating actually. Yung guard sa baba, yung mga waiter, yung mga kasalubaw, mga naglilinis ng room and nag-good morning, good evening, kumaganyan pa, parang sinang sa puso yung gumagawa. Ayan, nagugulo na yung mukha ko dahil nag-facial wash ako ng tomato. Kumikintab. Hindi sa dry. Kumikintab. Tomato soap, facial wash from Jesse and Co. So ayun na, nag-dinner and so forth. So nag-celebrate na kami ng Father's Day outside. And ayun nga, sobrang daming tao, yung mga restaurant, willing to wait din. So mga 2 hours or 3 hours waiting din bago ulit kami nakakain. Then the following day, breakfast, excited ako kasi pagka mga hotel, di ba parang ang sarap ng mga breakfast buffet nila na makikita. So pagdating doon, parang tinanong ko anong room, ganyan, tapos yun na. Tapos pagtingin ko sa buffet, parang, ito na yun. So yun na nga, pagdating doon, makikita mo yung breakfast buffet nila na parang pael style. So makikita mo lahat ng pagkain. So pagdating doon, dessert, may dim sum kagad, siomay na, tapos chicken feet na madaling maubos, tapos salad, meron naman doon. Tapos makikita mo yung pinaka main course, yung fried rice, fish fillet, tapos embutido, tapos yung hotdog. So yun lang yung main dish. Tapos on the side is bread, butter, and jam yata yung nandun sa gilid. Tapos yung option mo ng egg, magpapaluto ka ng sunny side up or scrambled or may mga laman sa loob. And the rest, juice and coffee on the side. Yun lang yung buffet. For the 500 plus pesos na binayaran mo, yun yung makukuha mong buffet. So parang, alam mo yun, hindi na busog yung mata mo. So, yun lang, medyo disappointed lang ako dun sa nila-expect kong usual na breakfast buffet kasi madalas naman kami kung nag-staycation, so nakaka-experience kami ng talagang sig buffet kung buffet talaga, diba? So, yun lang. Siguro mas priority lang talaga nilang i-cater is yung lunch time nila, yung buffet lunch time nila. Kasi pagbaba namin, nagpe-prepare na yung ibang kitchen dun sa baba . So, nandun yung mga dish ng parang Asian cuisine na whatsoever. May sushi, may mga scallops, may mga seafood talaga. Ayun talaga yung priority siguro nila instead of yung breakfast na naka-check-in for paying 500, more than 500 pesos. And yung dinner, yun nga, sobrang dami tao din doon nagpapareserve. And napansin ko lang na medyo most likely sa mga guests na nandun is mga Chinese. Kasi yung parang Lime Resort is more on Kate. Ang target nila is mga Chinese talaga. So ayun, hindi naman worst, pero yung at least pinaka hindi ko nagustuhan na staycation. Though maganda yung pool, okay naman, accommodating yung tao, pero yung service, actually marami pang hindi tapos na doon. So kasi bago pa lang. So I think there's more to improve kasi bagong ka-open lang nila, pero sana yun nga mas okay yung service and madagdagan yung pagkain sa breakfast buffet kasi yun talaga yung nahanap ko. mabusog lang yung mata ko, okay na ako. So yun, hindi naman sa pag-iinarte guys, pero alam nyo naman diba, nagbabayad ng ganito, pero dapat nare-receive mo rin yung worth it na binabayaran mo sa ganun. So yun lang naman, overall experience 1 to 10 siguro mga 7 out of 10 kasi okay naman ako with the personnel yung mga staff, ayun, yeah. And
yung pool sa taas, syempre na-enjoy ni Cedric, pero mas inihintay namin mag-open yung pool sa baba, yung tinatawag nilang infinity pool by the bay. So sana mag-open yun soon, and ewan ko kung babalik pa kami doon. So yun lang guys, I hope nakatulong or bad record, sorry. Pangit naman kung bad record, diba? Yun lang naman yung experience ko and honest opinion ko na dun sa hotel na yun. First time kong tumong mag-comment regarding sa staycation namin. So, yun lang guys. Maraming salamat and thank you for watching to our YouTube. Don't forget to subscribe, like, and share our YouTube channel. Okay? Thank you. See you on our next vlog. Bye-bye.